What's up mga ka-fuel? Ako pa rin at ako pa rin si Chad C. Ocampo at welcome sa aking panibagong upload video. Today's video, magpapalit tayo ng gasket, panibagong gasket ng aking exhaust elbow ng aking motor kasi medyo singaw na siya eh. Kanina sa aking video, talagang mahalata mong singaw na singaw na. So nagba-backfire na rin siya pag nag-mumotor ako sa highway. So papalitan na natin siya ng bago. So tara. So ayan guys, tatanggalin muna natin yung ano, yung kanyang bolts. Yan, medyo kinalawang na. Ayan. So ito pa rin yung gagamitin natin na Allen wrench number 6. Ayan. So tanggalin na natin siya, mga ka-fuel. Medyo bago pa naman siya kasi wala pa itong isang buwan na kinabit. Hindi ko lang alam kung bakit sumingaw. So baka pangit ang quality nito, so kailangan natin palitan. So meron sa akin narekomenda yung mekaniko na gamitin kasi itong alloy na genuine, made in Thailand. Ayan. So nagtanong din ako kasi nakailang beses na akong palit. Siguro wala pa isang buwan papalit na ako. So yun, low quality pala yung mga na aking nabibili. So kaya itong nagtanong ako, mas maganda daw ito unlike nito. So siguro kaya nang sumisingaw ito kasi medyo maliit. Kasi kung ihahambing natin siya ng sukat, makikita nyo naman. Ayan. Huwag lang kung nakikita nyo ha. Ayan. Ang diferensya ha. Medyo maliit ito. So kailangan natin siyang palitan itong bago. Kasi ito, medyo malaki. So siguradong fix na fix siya sa butas. Ayan, buksan na natin. Ayan, kung mapapansin nyo, napakalinis pa nitong loob. Gawa ng wala pang isang buwan, nung pinalitan ko, nilinisan ko to. Ako rin ang kumabit. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Wala pa siya, wala yung bakas ng liquid gasket. Siguraduhin nyo lang, pagkatanggal nyo yung lumang gasket, siguraduhin nyo yung linisin. Bago nyo uli ikabit yung bago para talagang walang singaw. Yan, alisin nyo yung mga natirang yung sealant or yung liquid gasket. Yan. Siguraduhin yung tanggalin para hindi siya bumukol. Yan, malinis na siya. So pwede na uli natin siyang ikabit. So ikakabit natin yung bago, no? Ito yung bago. Yan, mas nirerekomendo ko para sa akin na bumili kayo nitong ito. Hanapin nyo lang to sa mga suki nyong tindahan, ano? Ayan. Hanapin nyo lang to. Mura lang to. Nasa 70 or 60 pesos lang ata ito eh. So, ayan. Ang kinaibahan nito, medyo maliit. So, kung ilalagay mo siya, madali lang siyang makapasok. Gawa ng maliit lang siya. Ayan. Tapos mahuhulog siya kasi nga, ano siya, masyadong maliit. Unlike nito, ayan, saktong-sakto sa butas.
Tsaka isa pa daw sa kagandahan nito, tong gasket na to, ito yung ginagamit ng mga nagre-racing. Kasi siyempre kargado yun, madaling uminit yung makina, so madaling matunaw yung kanilang gasket. So mas nirerekomendahan itong mekaniko na ito yung gamitin nyo, gawa ng heavy duty itong gamitin. Mura lang to mga lods, mga ka-fuel. Napin nyo lang yung itong ano na to, brand na to. So tara, ikabit na natin to. Kasi mukhang uulan eh. Ayan o, oh, fix na fix siya. Ang gandang ikabit. So, ikabit ko na siya. So, balikan ko kayo mamaya kung kumustahin natin yung tunog ng rider natin pag pinandar. So, start natin. Ayan mga ka-fuel, kung mapapansin nyo, hindi na siya yung katulad kanina. Doon sa unang video na pinakita ko na singaw. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng bagong yung fit na pinakita ko kanina, yung gasket. Tsaka nilagyan ko siya ng liquid na gasket sealant natin. Nilagyan ko siya dito. Nilagyan ko rin siya yan, dyan sa dugtungan. Kasi hindi na to stock eh. Ito yung dying pipe. Ayan. Ayan, sa mga nakakaalam, itong dying pipe ay putol-putol. Ati sa tatlo. So ayan, dito, from here and there. Ayan. Dito. Ayan, ayan. Kasi kaya umiitim yan, gawa ng singaw eh. So, aray, napasa ako. Gago! Bang na. Ayan. Kaya siya umiitim kasi singaw. Eh ngayon, nilagyan ko siya ng sealant para hindi siya sumingaw. So ayan mga ka-fuel, maraming salamat po sa panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe. At hit nyo na rin ang aking bell notification para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang video. Maraming salamat, hanggang sa muli.